Pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 8.20 po ito ng umaga. Patuloy sa pagbabahay-bahay ang COMELEC at PPCRV para matukoy kung saan ang gagaling ang mga flying voters na nadiskubre ng dalawang ahensya. Kung ano ang latest sa balitang ito, alamin natin yan sa report ni Reggie Espiritu. Tuloy ang kampanya ng Commission on Elections o COMELEC laban sa flying voters. Kasunod ito nang nadiskubre ng COMELEC na mga botanteng peke ang addresses kabilang ang daan-daang botante sa Pasay City. Sabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, katuwang nila sa kampanya kontra mga botanteng peke ang impormasyon ay ang PPCRB o Parish Pastoral Council on Responsible Voting. Ayon kay Jimenez, mga membro at volunteers ng PPCRB na silang may kabisado na mga residente sa kani-kanilang mga lugar ang nakakahuli ng mga flying voters. Nadiskubre ng COMELEC at PPCRB ang flying voters sa Pasay dahil sa paggamit ng pare-parehong addresses na stasyon pala ng LRT. Malakas ang mga palatandaang matutuloy ngayong Mayo ang eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan matapos ideklara ng Malacanang na hindi nito suportado ang pagkilo sa Kamara na ipagpaliban uli ang nasabing eleksyon. Sakaling mapurnada uli, ito na ang pangatlong pagkakataong hindi matutuloy ang barangay at SK elections na naging dahilan para magkaroon ng mahabang extension sa pwesto ang mga kasalukuyang leader barangay. Tiniyak naman ni Jimenez, patuloy na pagtutulungan ng COMELEC at ng PPCRB na purgahin ang listahan ng mga butante para sa mga bata-bata na mga politiko. Namin nyo yung records lang namin. Maari kayong maari nyo maisip na talagang may kalokohang nagaganap. Ano? I'll give you an example, Yusek. Yung 2802 mm-hmm. na sinasabing 2802 Taft Avenue na sinasabing LRT station daw. No? Merong 275 di umanong butante na nakaregister gamit ang address na yon 2802. Oh. Mm-hmm. Nung nagpunta ako kahapon doon sa LRT station, nakita ko, yung likod ng LRT station ay may compound. Uh-huh. At doon sa compound, lahat ng bahay, 2802 ang address. No? Oh. 2802, 2802, A, B, C, D. Uh-huh. No, may ipa nga ata ako nakita. Ilang bahay? So, marami sir eh, mga mahigit anim na bahay yon. And it looks like a lived-in community. Ibig sabihin, mukhang talagang may mga tao nakatira. Mm-hmm. Kaya nga po, napakahalaga na hindi lang tayo magbase doon sa nakikita natin sa papel, kundi yung one-to-one verification. Ano? Importanteng malinis sa mga peke at kalokohan ng listahan ng mga butante para matiyak din ang malinis at patas na eleksyon. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.